Whether gutom ka or not, may sakit ka or not, gawin mo. It's just you about yung, alam mo, showing up, pre. Yung being relentless, kahit ayaw mo. Diba? Discipline. What's the meaning of discipline? Parang ko sinasabi sa inyo. Ayaw mo na gawin, pagod ka na, it's easier to not to do it, pero you have to do it. Kasi you need to do sige, it. Sige, ikaw bigyan ko ng clarity yung thought mo. Three parts yun. Okay, three parts yun. Discipline. Doing something. Okay. I-explain ko rin ko sa iyo kung bakit ko dinivide siya into three parts. Doing something. When it's time to do it, that's the second part. Whether you like it or not. So, three parts yon. Doing something, when it's time to do it, whether you like it or not. So, number one, pre, yung first part, doing something is basically something that's important to your mission or to your purpose. Something that's valuable to you. Hindi ito yung something na parang doing something na Dota or TikTok or Netflix or mga ano-ano. Doing, ayun yung something. That's when doing something. When it's time to do it. So, ibig sabihin, adhering to a schedule. Diba? Palagi natin sinasabi, do not push the schedule. Push yourself to adhere to the schedule. Mas gusto natin kasama yung mga ganong klaseng tao. Ibig sabihin, meron kang deadline. You should be obsessed with deadlines. Okay? Why? Bakit? Bakit kailangan mag-obsess sa deadline? Para mas ma-hit mo yung mga... Kasi kung walang timeline yung action plans mo or goal mo, it's just a, it's like a dream lang eh. Tama ba? Parang... What's wrong with that? Walang urgency. So what's wrong with that? Kung walang sense of urgency, complacent ka. Pucha, lumayo na. Papalapit ka na doon. Lumayo. Sige, what's wrong? What's essentially, bro, doon kasi sa tatlo, pre, yung number two, ano yung naibibigay ng timeline sa'yo? Ano yung naibibigay ng timeline doon sa pinaka-goal? Ano yung bakit mahalaga yung ingredient na yun doon sa discipline? Meaning, kahit hindi na convenient for you, you have to do it talaga. Siret ka na ba? Oo, siret ako. Hindi ko mahulaan. Yung pangalawa na pre, doon sa three legs of the tripod, is the only measurable thing. Okay. Time is measurable. So somehow, it gives a metric system. Okay. Kapag ka merong timeline, doon na mag-uumpisa yung metrics. Okay, so ito yung nagawa, ito yung output natin in 10 days. Okay, so sige, we want to increase this. So in 10 days, nakapaggawa tayo ng 10 ganito. Okay, so 1 per day. So meron ka na metrics. Okay, so ang target natin is 15. And then ang target natin is 20 outputs in 10 days. Gets mo? It makes it measurable. And if you can measure something, you can improve it. True. Diba? So ayun yung parang number, kumbaga parang it gives a metric doon sa three statements na yun. Siya yung nagbibigay ng ano, pwede kang makapag-analyze. Kasi yung doing something, diba, hindi siya measurable eh. Yung whether you like it or not, ayun naman yung intangible. So ito, yung number one, you being mission-driven. Pangalawa is goal-oriented. Diba? And as a process-oriented na rin. Diba? And adhering to a metric. Diba? Kasi parang binibigyan niya ng ano nga, ng numerical value yung mga bagay-bagay. And then yung pangatlo, nandito na yung intangible side, which is yung whether you like it or not. Whether it's convenient for you or not. Whether may tulog ka or not. Diyan na papasok yung pagiging warrior mo. Diba? Whether gutom ka or not, may sakit ka or not, gawin mo. A warrior is willing to do what's hard. A warrior will act in spite of his mood. Depende kung anong mood mo, mag-gym ka. So, discipline.